So ayan, dumating na yung order natin na Bronk wireless pen type tattoo machine. In-order to sa Shopee. Ang pangalan ng seller niya is yung Osus. Napakabilis ng shipping niya, 1 day lang yung process, na-receive ko na kagad from Laguna pa to Bulacan. Sandali lang siya, dumating, ang bilis. Ayan, i-open lang natin. Kinausap ko yung delivery rider, ayaw niyang pabuksan. Hindi ko na siya pinilit kasi alam ko naman na legit yung seller na yun, yung Osus. Doon din ako bumibili ng mga inks ko. Basta yung mga gamit sa tattoo supply, sa kanila ko in-order. Dahil legit sila. Yan, in-open na natin. Yung Bronk na yan, nakita ko lang sa kaibigan ko. 1 year na siya mahigit na ginagamit. Okay pa din, matibay. At saka matagal malobat. Kaya tiwala ako na okay itong machine na to. Ang price nga pala nito is 5,800. Nagkaroon lang ako ng discount. Yan, open natin. Nakasil pa siya. Yan. You know, Bronk. Hindi ko alam kung ano yung tamang pagbasa dyan eh. Kung Bronk o Bronk, basta yun na yun. Yan, inopen na natin. Lumipat pa tayo ng pesto, pangit yung unang video natin eh. Yan. Ang in-order ko is ano, dark green. Parang army green siya na konti. Hindi ko alam kung ano yung tawag talaga sa kulay na yan. Yan. Flex natin yung machine. Nakapompa siya. Yun, shoutout sa mga viewers natin dyan. Mama. Ang hirap ilabas. Yun, lumabas na. May patangay pa siyang ano, sticker. Yan, dalawa. Dalawa siya. Yan yung instruction niya. Note. Tapos yung warranty. Ayan. Kaya lang, ala nang pilap-pilap kasi cash on delivery to. Ayan. Sana tumagal yung machine na to. Pero subok na to ng kaibigan ko kaya ito na lang yung binili ko. Ayan, ayan yung accessories niya. Ayun, yung bat, dalawa. Dalawa yung bat niya. May charger din. Ayan, may o-ring pang patangay. Tapos, ito yung adapter, charger pala. Wala siyang adapter, guys. Ayan, yung ano, yung converter niya. Para pagka gusto mong gamitan ng power supply, pwede. In case of emergency. Yan yung bat niya, 3.7 volts. Yan yung bat niya. Yan, ilagay na natin yung battery. Yan. Yan. Ginamit ko na nga pala yung machine na to. Late ko na lang nagawa yung video na to. Pero napang-session ko siya, dalawang malaking piece. Ayun, leg piece. Hindi ko na siya na video, pero nasa dulo yung nagawa ko na piece. Kaya abangan nyo, huwag nyong skip yung video natin. Manoorin nyo lang. Ayan, tinesting ko na. Yung ano nga niya pala, yung on-off niya, 1:1 lang. 1:1, i-click mo. Ayan, ilagay na natin yung needle niya. Ayan. Yung ginamit nating needle is yung ano lang, yung dragonfly. Sayang kasi pagka yung quill eh, yung ginamit natin. Tatapon na natin yan pagkatapos eh. Ayan. Testing. Ayan yung adjuster niya. Ayan oh. Maganda may palo niyan. Nagamit ko na siya bago ko in-edit itong video na to. Nagamit ko siya ng dalawang session. Yan, 1:1 lang, guys. Ma-open na siya. Yung on-off niya. Tapos,
Bali 3 seconds mo siyang i-steady pagka papatayin mo na talaga. At pag i-on mo, 3 seconds din. Ayan. Matibay ito. Na-testing ko na din siya. On off. Ayan, on off lang. 1:1 lang on yung on off. Mas okay yung 7.5 para sa akin. So, depende rin sa inyo kung paano nyo siya gagamitin. Sanay kasi ako sa 7.5. Yung kamay ko na lang yung nag-a-adjust. Kung gusto ko siyang iba-on o i-smooth. Ayan, ayan yung ano niya. Converter niya sa ano? Sa power supply. Ayan. Yan, kinabit ko na. Hindi ko na siya tinesting sa ano, power supply. Tiwala naman ako na gumagana to. Hindi ko pa siya na-testing. Pero yung battery talaga okay siya. Ang tagal niya malobat. So, ayan, ayan. Ayan na yung nagawa ko sa gamit yung Bronc Tattoo Machine. Yung piece na yan. Mag-asawa sila. Meron pang isa. Ayan yung sa babae. Na kliyente ko taga Laguna, dilayo pa ako dito sa Bulacan. Yan, Wolf. Pax. Pax pala yan. At ayun yung isa. Yan. Pax din. Yan. Yun. Salamat sa panonood ng video na to. Please subscribe to my YouTube channel, mga guys. Yo yo yo.